Usapang sports muna tayo, guys. Ano nga ba ang dahilan bakit natalo ang ating pambansang Kamao laban sa isang Cuba professional boxer na si Yordanis Ugas? Teka, parang may mali. Uy, hindi siya si Ugas. Maraming usap-usapan sa social media tungkol sa pagkatalo ng ating World 8 Division pambansang Kamao na si Manny Pacquiao. At maraming nagulat at umaasa na si Manny Pacquiao ang mananalo sa laban dahil sanay na tayo na kahit malaki ang kalaban at mga world champion pa, ay nagagawa niya itong talunin at pabagsakin. Kaya't ating paghimay-himayin at alamin ang sarit-saring komento at opinyon ng ating mga kababayan. At ito ang unang komento ng ating kababayan. Kaya daw natalo ang ating pambansang Kamao ay dahil hindi raw napagandaan ang kanyang laban para kay Ugas. Dahil ang training umano na pinagandaan ng kampo ng ating pambansang Kamao ay para kay Unified Welterweight Champion Errol Spence Jr. Actually, may tama siya. Mayroon din isang nagpahayag ng kanyang opinion, kaya daw natalo ang ating pambansang Kamao ay dahil matanda na siya at hindi na siya katulad ng dati na bata-bata pa at malakas pa. Siguro nga, may tama din siya. Saan? May iba naman ang nagsabi na mabuti na lang daw at hindi sila natuloy ni Errol Spence dahil kung natuloy daw ang laban nila, baka iba daw ang abuti ni Manny Pacquiao kay Spence. Baka patulugin lang daw siya nito. Bakit? Lasing ba siya? Loko. Dahil napakalayo daw ng knockout percentage ni Spence kumpara kay Ugas. Ibig sabihin lang, mas malakas talaga si Spence kaysa kay Ugas. Hay, ganoon naman talaga tayo mga Pinoy. Manalo matalo, hindi pa rin nawawala yung mga negats at memats na opinion. Sa madaling salita, it's atay balun-balunan. Ito pa isang komento ng ating kababayan. Kahit daw natalo ang ating pambansang Kamao, pero panalo pa rin siya sa puso ng mga Pilipino. Nako, ayan na naman yung mensaheng nakakaumay. Pampolitical science. Hayaan mo na. Sweet nga eh. Oo nga eh, kasi kahit napakalaki ng kalaban, hindi siya umatras at hindi siya napuruhan. May iba naman na nagsabi, kaya daw natalo ang ating pambansang Kamao dahil hindi daw nagbawas ng timbang si Ugas. Kaya daw malabo manalo si Manny Pacquiao dahil kung magkasing timbang lang daw sila ni Manny at Ugas, baka hindi na paabuti ng 5 rounds si Ugas at bagsak na. Talaga ba? At narito ang ilang mga opinion ng ating mga kababayan at babasahin ng mga staff natin. Wow, Shala, may staff. So andito yung komento ng isa nating kababayan na si Frankie E. Blacas. You lost because you are bothered by your ambition to run for president. You're so ambitious that it ruined your legacy in boxing. Now you learned. Ito naman galing kay Rachel Yore at ang sabi niya, there's nothing more to prove, Sir Manny. You don't need to claim all the entitlements we have in this world. Sports is far more different from politics. You can lend a helping hand without being a president. Learn to have a contentment in life. Ito naman galing kay RB Air. Ang dami mo ng achievements sa buhay, Senator Manny Pacquiao. Pwede sa iba mo na ibigay ang oportunidad sa boxing. Maraming nangangarap sa estado mo. Dapat ibigay mo sa kanila yung natutunan mong galing. Magretiro ka na po. Tama na po. Please. Tama na. Please. Please. Tama na po. Ang daming please ah. Ito naman po ay galing kay Calvin Aliyah. Na-surprise si Manny sa kalaban. Nahak lang kalaban yung mga pamatay niyang galawan. Buti di pinilit ni Manny sumugal at nag-adjust ng depensa sa kaliwang panga. Papatulugin talaga sa right hook si Manny. Walang tulugan. Ito naman po ay galing kay Ufuldo Castillo Mateo. Boxing Mafia. Simple. Pinigil nila si Manny maging greatest of all time, GOAT. Sadyang inatras si Spence para hindi madungisan ang undefeated niya. Pinasak si Ugas. Ngayon, si Spence ang ilalaban kay Ugas. Parang yung Pacquiao Horn. May alaga silang Crawford. Nung matalo si Pacquiao, Crawford Horn agad. Boxing business ka mo. Papatalo ba naman ang mga kano? Hehehe. At ito naman galing kay Manolo Manatad. Dapat mag-retire na siya at mag-enjoy na lang sa buhay kasama ang kanyang pamilya. At huwag nang siyang sumali sa magulong politika ng Pilipinas. Basta may mga dilawan, magulo. Gagamitin ka lang kasi mga desperado na yan. Galing naman kay Marlon Badeo. 8th Division is enough living legend money.
It's time to hang the gloves. You're the greatest fighter in the boxing history. The one and only 8-division world champion, Junior. At ang comment naman ni Migs Miguel, nako, mukhang galit siya. Nakakainis yung mga nagko-comment na hindi naman related sa post. Pero kaninang umaga, may nagsalpukan na jeep sa tapat ng bahay namin. Nakakaawa, ang daming sugatan. Pero mas naawa ako sa lalaking gumagapang na lumalapit sa driver at sabi niya, Manong, yung sukli ko po sa 20. Nagbibiro lang ako. Pero ito ang mas malala. Galing kay Raul Manuel. He will surely blame his loss to the 30 government. He will say that the government corrupted his fight. He will ask Senate to investigate his loss to Ugas. Matindi yun ah. Sisihin ba naman yung gobyerno sa pagkatalo ni Pacquiao? Isishare ko na lang din guys yung personal kong opinion sa pagkatalo ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Hindi dahil sa matanda na si Manny o hindi niya napagandaan yung laban kay Ugas. Actually, halos dikit lang naman yung laban niya kay Ugas eh. At wala naman pinakitang maganda si Ugas sa laban eh. Sundot depensa lang naman ginawa niya eh. Isa lang sa nakikita kong pinakamalalim na dahilan ay pinamulat sa kanya ng panahon na tama na. Makontento na siya sa buhay na kanyang natamasa. Dahil sobra-sobra na rin yung biyaya na binigay sa kanya ng Panginoon. At sana huwag na din niyang hanga din pa na mamuno ng bansa. Pwede naman siyang tumulong sa mga kababayan natin kahit wala siya sa posisyon o politika. At mas lalo pa nga siyang hahangaan ng mga tao at irerespeto dahil hindi siya nagpapasulsol sa mga nakapalibot sa kanya. Mas masarap pa rin mabuhay sa mundo yung napakayaman mo pero namumuhay ka na lang ng tahimik at masaya kasama ng mga mahal mo sa buhay. Mas maganda kung ipaubay na lang niya sa mga bagong sibol ng mga boksingero dito sa Pilipinas na gumagawa na din ng pangalan sa larangan ng boxing. Pero kung ayaw niya pa rin magretiro sa pagbaboxing, suportahan ko siya basta bibigyan niya ako ng balato sa bawat laban niya. Wow naman! Wow! Pero alam nyo ba guys, kahit talo ang ating pambansang kamao, ay napakalaki pa rin ang perang maiuuwi niya. Ayon sa mga nabasa ko ay aabot ng $25 million o kung sa pera natin ay aabot ng 1.25 billion pesos. Ang laki no? May iba tayo. In fairness sa girlfriend ni Ugas, maganda siya diba? Kahawig niya yung dating former sex bomb na si Ira Bermudez. Salamat guys sa panonood ng aking video. So hanggang dito na lang guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para laging tayong updated sa mga bagong topic. Salamat, Diyos mabalos. Thanks for watching.